good morning. Mamamalengke ako. Tingnan natin kung magkano ang presyo ng galunggong dito sa Canada ngayon. Sabi kasi, napakamahal na raw ng galunggong sa Pilipinas. Magkano na po ba? Ha? Magkano na ang ating GG ngayon sa Pilipinas? Alam nyo kasi, paborito ko ang galunggong. Yun nga lang, pag narito ka sa ibang bansa, tulad dito sa Canada, may galunggong pero medyo kaiba. Alam nyo kung bakit? Frozen eh. Sa Pilipinas, makakakain pa tayo ng sariwang galunggong, kahuhuli lang, galing sa dagat. Pero dito, naku, napakatagal na sa freezer. But anyway, galunggong pa rin yan. So, mamalingke ako ngayon, tingnan natin kung magkano na ang presyo. Nagtataasan talaga ang mga presyo. So, hindi na bali, we'll find out. So, halipo kayo at tingnan natin. Ikumpara natin ang presyo dyan sa inyo. Mag-comment kayo down below. Tingnan natin kung gaano ba ang diferensya ng presyo. Okay? So, come on. Let's go. Mamalengke tayo dito sa aking paboritong tindahan. Chinese store ito. This is a big Chinese store. Marami rin dito mga Filipino products. Hello. Daming prutas. Malaki ang store na ito. Ayan o. So many gulay. Saging. So mga seafoods dito. Napakadaming seafoods. Chipon. Crab. May mga limasag. Pero mga frozen. Ito. Ito ang pinakagusto ko sana. Tahong. Alam niyo kung magkano siya? It's $11. Octopus. Ito mga pusit. Oh. Daming pusit. Mga pieces. Cooked scallops. Pero alam niyo kung magkano? $30. Isang pack. Eto. Natagpuan din kita. Ito po ang galunggong. Masahin natin kung ano nakasulat. Scad. Scad galunggong. Pero may sulat siya na ganyan, oh. Ano yan? Vietnamese ba yan? Tingnan natin kung saan siya galing. Yan, makikita po ninyo, oh. Product of Vietnam. 4 na piraso siya. Ayan ang presyo niya. $3.99 ang 4 na piraso. So, ibig sabihin, $1 po ang isa. And this is 450 grams. So, dalawat kalahati nito ang isang kilo. So, $3.99 times 2, that's $8. Plus 2 more. $10 ang isang kilo po. Okay, bibili tayo nito. Magaganda naman, malalaki. Pero hindi pala galing Pilipinas. Sana nga. Sana galing Pilipinas, no? Anyway, galunggong pa rin. Malinaw na malinaw po galunggong. Kasi alam nilang mga Pilipino ang bibili nito eh. Okay. So, kuha tayo niyan. Galing ng mga taga-Vietnam. Tinagalog nila para bilhin ang mga Pilipino. Ito ay marinated milk fish. Certified product of the Philippines po ito. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Product of the Philippines. Yay! Medyo pricey po siya. Look at the price. It's $5.99. $6 po ang 3 piraso. Ang isang piraso ay $2. Wow! So, magsasawa lang kayo sa mabibili rito ng mga seafoods from different countries. At dahil imported products sila, but pagdating sa Canada, imported na. Nagbayad sila ng mataas na tax, kaya mahal na talaga. Ito na po ang aking mga pinamili. Ayan o. And I'm gonna show you. Karamihan sa pinamili ko ay on sale because I'm a smart buyer. I value my scent. That's why. Yung galunggong ko
ay hindi po on sale. No, hindi po siya on sale. Siya lang yata ang hindi on sale. Most of them are on sale, but except the galunggong. And then ito, on sale itong aking mackerel. Like this dragon fruit is on sale for $2.99. And alam nyo, itong dole na ito is on sale. Ang mga meat ko, mga meat products ko are mostly on sale. Yung pork ribs, on sale yan. Chicken drumstick po is on sale for 99 cents per pound. Yan. And then, kahit nga ito, oh, instant ginger na ito, salabat, is on sale for $1.99. Tatlo agad ang binili ko. Oh, diba? So, even the grapes, these grapes, the black grapes, they're on sale. So, dito po sa Canada, lahat ng mga tindahan may sale. Kaya kung smart buyer kayo, pipiliin nyo kagad syempre. You look at the flyer and then, bibili kayo ng mga on sale na kailangan ninyo. But I don't buy products which are on sale na hindi ko naman kailangan. Kasi ang tendency, lalaki rin ang gastos mo, hindi mo naman kailangan. So, only buy those are on sale that you need. Ano po? Yan. Magluluto ako ng tinola. Oh. May papaya. At mayroong kamote. Okay. Kamote. Miss na ang kamote. Oh, may mga dumplings. They are all on sale. Yan. Pati itong cracker na ito is also on sale. Yan. And I found this one. Something new. Something new. Ang sabi po is sweet potato vermicelli. So, tanghon pansit na galing sa sweet potato. Hmm. So, pansit din ito eh for only $1.99. Sweet potato vermicelli. Subukan natin kung masarap. Ituhin na natin ang galunggong. Ayan na siya. Piniprito na. O, ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Luto na ang galunggong. Sarap. Miss ko na yan. Okay. Isausaw natin sa toyo may lemon. Lakasing kalamansi eh. Tapos kakainin. Mmm. Mainit-init pa. Masarap. Masarap. I need extra rice. Extra rice, please. Sarap. So, how much is 1 kilo? Almost $10 po per kilo ang galunggong dito sa Canada. So, ikumpara natin yan. $1 is 40 pesos po ngayon. Okay? So, yan ang presyo ng galunggong dito sa Canada ngayon. Ang sarap. Kahit nasaan ka, sarap rin ang galunggong. So, thank you very much guys for watching. Sana nagustuhan niyo ang ating video ngayon. Mula dito sa Toronto, Ontario, Canada. Yan ang presyo ng galunggong. Adobo pang seafoods. Thank you for watching. Bye-bye.